Ang bida ng palabas ay isang kakaibang batang babae na pinangalan ng Wednesday Addams. Sa kabila ng edad na 13, ang batang babae ay halos hindi nagpapakita ng anumang mga emosyon at may kakaibang pagkahumaling sa kamatayan. Siya rin ay sikat sa pagsusuot ng itim at puting gothic na damit na kakaiba sa lahat. Sa unang eksena, dumating ang Wednesday sa kanyang high school na may nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha. Sa loob ng kanyang locker, nakita niya ang kanyang kapatid, nakatali si Pugsley ng isang mansana sa kanyang bibig. Habang tinutulak siya palabas, biglang nagkaroon ng pangitain ang Wednesday kung saan nakita niya kung sino ang nagpahirap sa kanyang kapatid. Dito, malalaman natin na hindi siya isang normal na bata. Ang Wednesday ay may kakayahang makita ang nakaraan at hinaharap ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagpindot sa kanila. Kapag nalaman niyang isang grupo ng mga bully mula sa swim team ang nasa likod nito, pumasok siya sa swimming room na may dalang dalawang bag na puno ng mga piranha. Pagkatapos, kaswa niyang pinakawalan ang uhaw sa dugo ng mga piranha sa pool. Habang nagtatakbuhan ang mga nananakot para sa kanilang buhay sa katakutan, nilinaw ng Wednesday na walang sinuman ang pumipili sa kanyang kapatid maliban sa kanya. Putol sa susunod na eksena, ipinakilala tayo sa mga magulang ng Wednesday, Morticia at Gomez. Sawa na ang dalawa sa mga kalokohan ng kanilang anak, at nagpasya silang ipadala siya sa prestihiyosong Nevermore Academy. Lumalabas na lahat ng mga estudyante sa akademyang ito ay may mga supernatural na kakayahan. At sila ay tinuturuan ng mga aralin kung paano ito kontrolin. Sina Morticia at Gomez ay mga alumni din ng parehong akademya, na nagpapahiwatig na sila rin ay may mga superpower. Samantala, nagsimula ang isang hiker sa isang solong paglalakbay sa kakahuyan malapit sa Nevermore Academy. Sa kasamaang palad, pagkaraan lamang ng ilang minuto, isang hindi kilalang nilalang ang umatake sa kanya, at tinapos siya. Nahanap ng lokal na sheriff ang naputol na katawan sa ibang pagkakataon at sinimulang suriin ang lugar. Nakakagulat, nalaman namin na ang malagim na pagpatay na ito ay hindi ang una sa uri nito, nagkaroon ng maraming katulad na mga insidente sa huli. Susunod. Dumating ang Wednesday sa akademya at nakilala si Principal Larissa Wims, na walang putol na nagpapatakbo ng Nevermore. Ipinakilala niya siya sa kanyang kasama sa kwarto, si Enid, isang werewolf, na kabaligtaran ng Wednesday, sa lahat ng paraan na maiisip. Si Enid ay isang down-to-earth na batang babae, na may makulay na mga dekorasyon sa kanyang gilid ng kwarto, habang ang Wednesday ay mahilig sa lahat ng bagay na itim at goth. Nang maglaon, binigyan ni Enid ang Wednesday ng isang grand tour sa akademya, habang itinuturo ang mga pangunahing grupo ng paaralan, Fangs, Furs, Stoners, at Scales. Ang mga pangil ay mga vampira, ang mga balahibo ay mga taong lobo, ang mga stoner ay mga gorgon na may mga ahas sa kanilang mga ulo at ang mga kaliskis ay mga sirena na may kakayahang manipulahin ang mga tao. Ipinakita rin sa kanya ni Enid ang pinakasikat na babae sa paaralan, si Bianca Barclay, isang napakarilag na sirena, at ang kanyang dating kasintahang si Xavier Thorpe, isang death artist na kayang gawing realidad ang kanyang mga guhit. Samantala, habang umaalis ang pamilya Addams sakay ng kanilang sasakyan. Pinakawala ni Gomez ang Thing, isang tinadtad, buhay na kamay. May tungkulin si Ting na bantayan ang kanilang anak na babae. Ang sumunod na araw, Wednesday ay sumali sa fencing class, kung saan siya ay pitted laban sa kahangahangang Bianca. Pagkatapos ng kaunting pabalik-balik, ang mga batang babae ay napupunta sa pantay na puntos, kaya nagpasya silang tanggalin ang kanilang mga maskara at lumaban hanggang sa may kumukuha muna ng dugo. Sa lalong madaling panahon, isang malupit na labanan ang sumabog, na pareho silang tumutugma sa bawat isa sa bawat hakbang. Gayunpaman, sa huli, si Bianca sa huli ay nagwagi ng maglaslas siya ng isang maliit na hiwa sa pisngi noong Wednesday. Nang maglaon, sa paglabas ng Wednesday sa infirmary pagkatapos matagpi-tagpi. Siya ay halos madurog sa kamatayan ng nahuhulog na batong gargoyle. Sa kabutihang palad, ang artista ng kamatayan, sakto namang dumating si Xavier, at itinulak siya palabas. Maya-maya, bumalik ang Wednesday sa kanyang silid, ngunit hinala niya na may nakatingin sa kanya. Kaya naman, hinanap niya ang silid at sa huli, ay nahanap niya ang kamay, bagay. Napagtatanto na ito ang ginagawa ng kanyang mga magulang, pinagbantaan ng Wednesday ang kamay na maging tapat sa kanya, kung hindi, ikukulong niya ito sa isang drawer. Natatakot, nangako si Thing na magiging tapat. Dahil sa piranha prank noong Wednesday, kailangan niyang kumuha ng mandatory therapy session. Kaya, inihatid siya ng punong guro na si Larissa sa kanyang therapy session sa Jericho, isang maliit na bayan sa labas ng Nevermore. Nakilala niya ang kanyang therapist, ngunit hindi nagbubukas tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ang Wednesday ay may isa pang ideya sa isip. Nagdahilan siya sa banyo at umaka sa bintana. Paglabas niya, hindi sinasadyang napadpad siya sa isang lalaki. Bigla siyang nakakita ng isang pangitain, kung saan nasaksihan niya ang pagkamatay ng lalaki. Sa takot, pumunta ang Wednesday sa malapit na coffee shop. Doon, nakatagpo niya ang anak ng sheriff, si Tyler, na isa ring barista. Nakakaranas si Tyler ng ilang mekanikal na problema sa kanyang espresso machine. Ang mga direksyon ay hindi maipaliwanag sa Italiano, ngunit sa kabutihang palad, ang Wednesday ay nakakabasa ng Italiano. Inayos niya ang device ng walang kahirap-hirap at bilang kapalit, humingi siya ng elevator papunta sa pinakamalapit na hintuan ng bus. Ngunit bago pa makasagot si Tyler, biglang dumating sa tindahan ang isang trio ng mga bully na nakasuot ng pilgrim costume at tinutuya siya. Sinubukan ng Wednesday na huwag pansinin ang mga ito. Ngunit kapag hindi na niya ito makayanan, lumaban siya at madali silang hinampas. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang punong guro na si Larissa sa tindahan kasama ang sheriff at napansin ang pagpatay.
Galit na galit, pinagalitan niya ang Wednesday bago siya itinaboy palayo sa bayan. Sa kanilang pagpunta sa akademya, dumaan sila sa isang kakilakilabot na pagkawasak ng sasakyan. Ang biktima ay ang parehong lalaki na nakita noong Wednesday sa kanyang pangitain kanina. Kalaunan ng gabing iyon, nagpapatugtog siya ng nakakatakot na kanta sa kanyang selo sa balkonahe ng dorm. Kabilugan ng buwan ang gabi at maraming werewolves ang maririnig na umaangal sa background. Gayunpaman, si Enid, na isang werewolf mismo, ay nagpahayag na hindi siya sumasali sa kanila dahil hindi niya kayang baguhin ang sarili. Samantala, pumunta si Thing sa kwarto ni Tyler at hiniling sa kanya na tumawag sa Wednesday. Bagamat takot na takot, pinahintulutan niya at nagsimulang mag-video chat ang dalawa. Hiniling ng Wednesday kay Tyler na makipagkita sa kanya sa Harvest Fair sa susunod na araw na sinasabing magiging masaya ito. Gayunpaman, sa katotohanan, gusto lang niyang makatakas sa akademya. Habang nasa perya, nakikita namin si Larissa na nagbabantay sa Wednesday na parang lawin. Sa kabila nito, kahit papaano ay naabutan ng goth teenager si Tyler. Muntik nang makatakas ang dalawa sa lugar, ngunit sa sandaling yon, ang Wednesday ay natisod sa isa sa kanyang mga kaklase, Rowan. Siya ay agad na tumakbo sa kakahuyan, at mula noong Wednesday ay hinawakan siya, siya ay may isang pangitain, si Rowan ay brutal na pinatay hanggang sa mamatay ng isang tao. Dahil sa takot, nagbago ang kanyang loob at hinahabol siya para ipaalam ang balita. Ngunit bago siya makapagsalita ng anuman, ginamit ni Rowan ang kanyang kakayahan sa telekinesis, at inilagay siya sa taas sa isang puno. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang kanyang ina, isang makapangyarihang tagakita, ay naisip noong Wednesday na sirain ang Nevermore Academy 25 taon na ang nakaraan. Kaya naman, naniniwala si Rowan na kailangan niyang patayin siya bago mangyari ang anumang masamang mangyari. Pagkatapos ay sinimulan niya itong sakal gamit ang telekinetically, ngunit biglang, isang napakalaking halimaw ang tumalon, pinunit si Rowan, at nawala sa hangin. Ang Wednesday ay nakatayo sa ibabaw ng kanyang naputol na katawan, at nakita ang ilustrasyon na di umano'y iginuhit ng kanyang ina tungkol sa kanya. Dinagtagal, nagsimulang hanapin ng mga pulis na pinamumunuan ng sheriff ang bangkay ni Rowan, ngunit hindi nila ito mahanap. Gaya ng inaasahan, hindi naniniwala ang sheriff sa pahayag noong Wednesday tungkol sa isang halimaw na umaatake kay Rowan, at sa tingin nito ay isang estudyante ng Nevermore. Pinutol ng isang opisyal ang kanilang pag-uusap at nakakagulat, nakita namin si Rowan, na buhay na buhay. Pagdating ng Wednesday sa kanyang silid, napansin niya na ang kanyang kasama, si Enid. Ay masyadong abala sa kompetisyon ng Pool Cup, isang taunang laro ng pagsakay sa bangka. Nang maglaon, sinubukan niyang kausapin si Rowan, ngunit ipinaalam sa kanya ng punong guro na si Larissa na siya ay pinatalsik sa kadahilan ng hindi niya maibahagi. Bilang resulta, bumalik ang Wednesday sa Plan B, at hiniling kay Thing na bantayan si Rowan. Ang eksena pagkatapos ay pinutol kay Rowan, na dumating sa istasyon ng tren, kasama si Thing na malapit na sumusunod sa kanya. Matapos pagmasdan ang paligid, palihim siyang nagtungo sa banyo, at binago ang kanyang hitsura sa hitsura ng isang matanda. Sa kasamaang palad, nawala sa kanya si Thing, at nakaligtaan ang pagbabagong ito. Maya-maya, lumipat ang matanda sa principal na si Larissa. Ibinunyag nito na isa talaga siyang shapeshifter, at sa ilang kadahilanan, tinatakpan niya ang pagpatay kay Rowan. Naiwan ng walang mga pagpipilian, ang Wednesday ay nakipagsapalaran sa kakahuyan upang hanapin ang mga pahiwatig ng pagpatay kay Rowan. Kasama niya si Tyler na nang i-stalk sa papa niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang salamin ni Rowan, at habang pinupulot niya ito, nakita niya ang kanyang paningin. Sa pangitain, nakita niya ang isang lilang aklat kung saan nakuha ni Rowan ang pagguhit. Walang pag-aksaya ng oras, hinarap ng Wednesday ang kanyang guro sa klase tungkol sa aklat. At ibinunyag ng huli na kabilang ito sa isang lumang student society na tinatawag na Nightshades. Gayunpaman, ang samahan ay matagal nang binuwag. Pagkatapos ng klase, ang Wednesday ay pumasok sa silid ni Rowan upang hanapin ang libro. Nakahanap siya ng maskara sa ilalim ng kanyang kama, ngunit bago siya makaalis, dumating si Xavier. Siya pala ang kasama ni Rowan. Mabilis na nagtago si Wednesday sa ilalim ng kama, and right then, dumating din si Bianca para bisitahin ang ex. Narinig niya ang kanilang pag-uusap at nalaman niya na si Bianca ay nagbabalak na durugin si Enid sa darating na kompetisyon sa pagsakay sa bangka. Kaya naman, sa sandaling bumalik siya sa kanyang silid, nagpa siya ang Wednesday na tulungan si Enid sa pamamagitan ng pagsali sa kompetisyon para mapabagsak nila si Bianca. Kinabukasan, Wednesday at Enid ay naghahanda para sa kompetisyon. Dahil walang mga patakaran, ito ay patas na laro at ginagamit ito ni Bianca sa kanyang kalamangan. May apat na koponan at ang laro ay kailangan nilang magsaguan ng kanilang bangka patungo sa isang destinasyon at makabalik. Kung sino ang unang nakarating sa finish line nang hindi na-knockout sa lawa, ay idineklara ang panalo. Sa pagsisimula ng paligsahan, pahiwatig ni Bianca sa isa sa kanyang mga kaibigan na handang isabotahe ang iba pang mga bangka. Ang kaibigan, na lumabas na isang sirena, ay sumisid sa lawa at sinira ang isa sa mga bangka na pinatumba ang koponan. Buti na lang at nakahanda ang Wednesday at Enid, kaya sa tulong ng Thing, nakuha nila ang sirena. Gayunpaman, sa panahon ng paligsahan, ang Wednesday ay may isa pang pangitain. Sa pagkakataong ito, nakakita siya ng isang blonde hair na bersyon ng kanyang sarili, at ang bersyon na iyon ay nagsasabi sa kanya na siya ang susi. Nalilito, nauwi sa realidad ang Wednesday, nalaman lamang na ang koponan ni Bianca ang nangunguna sa karera. Dahil ayaw sumuko, nagpa siya sila ni Enid na maglaro ng madumi. Ginagamit nila ang mga underhand na pamamaraan ni Bianca, laban sa kanya, at sa wakas ay nanalo sa kompetisyon.
Sa pamamagitan nito, nanalo ang isang non-siren team sa estimado na kompetisyon sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na dekada. Kalaunan, ang nanalong koponan ay pinarangalan ni Principal Larissa na nag-aabot kay Enid ng Pool Cup Trophy. Gayunpaman, hindi makayanan ng Wednesday ang atensyon, kaya nakahanap siya ng aliw kasama si Edgar Allan Poe. Isang dating estudyante ng Nevermore Academy. Bigla siyang nakakita ng simbolo sa ilalim ng librong bato na hawak niya. Ito ang parehong simbolo na nakaukit sa larawang iniabot ni Rowan sa kanya bago siya binaril hanggang mamatay. Mabilis na nalulutas ng Wednesday ang isang serye ng mga bugtong na nakaukit sa aklat at nakahanap ng clue, iyon ay pag-snap ng 2 beses. Nang mag-snap siya ng 2 beses, biglang bumukas ang isang lihim na koridor na nagpapakita ng isang nakatagong silid. Doon, matagumpay na nahanap ng Wednesday ang libro ni Rowan kung saan napunit niya ang larawan. Inilagay niya ang libro sa kanyang backpack. Ngunit bago pa siya makalayo, may naglagay ng itim na sako sa kanyang ulo. Di nagtagal, nang maalis ang sako, nakita niya ang kanyang sarili na napapaligiran ni na Bianca, Xavier, at ilan pang mga estudyante, na mga miyembro ng Nightshades Club. Lumalabas, bagamat dati nang nabuwag ang grupo, palihim itong ibinalik ni Principal Larissa. Hinimok ni Xavier ang Wednesday na sumali sa kanilang grupo, ngunit agad itong tumanggi at lumayo. Sa susunod na eksena, makikita natin si Principal Larissa na nag-aanunsyo ng taunang Outreach Day. Kung saan ang mga mag-aaral ng Nevermore ay kailangang makihalubilo sa mga normal na tao na kilala rin bilang normies sa pamamagitan ng pagtatrabaho kasama nila sa kanilang mga establishmento. Sa sandaling dumating sila sa bayan, sinabi ng Wednesday kay Xavier na maaaring pinatay ang kanyang kasama sa kwarto. Hindi iniisip ng huli na patay na si Rowan dahil pinatalsik lamang siya. Sa kabila nito, ipinakita sa kanya noong Wednesday ang larawang iginuhit ng ina ni Rowan. Pinagmasdan ito ni Xavier at ipinahayag na ang lalaki sa larawan ay talagang ang nagtatag ng Jericho. Joseph Crackstone. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya ang Wednesday na magboluntaryo sa Pilgrim World, ang lugar na nagtataglay ng kasaysayan ng Jericho. Doon, nakilala niya si Eugene, isang batang lalaki na naging kaibigan niya sa beekeeping club. Agad na nag-usap ang dalawa at nagsimulang mag-observe sa paligid. Hindi nagtagal, nilapitan ang mga estudyante ni Miss Arlene, ang caretaker ng Pilgrim World. Binibigyan niya sila ng tour at pinag-uusapan ang ilan sa mga minamahal na artifact ni Joseph Crackstone. Nagtatanong pa ang Wednesday tungkol sa mga artifact, at nalaman niyang mayroon silang orihinal na mga kagamitan sa pagsasaka, pinggan, at maging ang palayok ng silid ng pamilya. Gusto niyang magtrabaho doon, ngunit hindi magawa dahil nirenovate ito. Sa halip, lahat sila ay magtatrabaho sa Old Fudgery para mamigay ng fudge at cake sa mga lokal na turista. Nang maglaon, Wednesday sa tulong ni Eugene, pumasok sa silid ng pamilya ng Crackstone. Nakakita siya ng painting ng lumang meeting house kung saan kasama ang babae mula sa kanyang paningin. Maya-maya pa ay nakita na rin niya ang librong dala ng dalaga. Gayunpaman, nang mapansin ng Wednesday na blangko ang mga pahina, pinaghihinalaan niyang peke ito. Kaya lang, ang caretaker, Arlene, dumating at hinuli siya. Ang Wednesday ay nagtanong tungkol sa orihinal na libro, at si Arlene ay nag-aalangan na ibinunyag na ito ay ninakaw noong nakaraang buwan. Nang maglaon, muling nagkita sina Tyler at Wednesday sa coffee shop. Ang huli ay nagtatanong tungkol kay Joseph Crackstone, at ipinahayag ni Tyler na ang natitira sa orihinal na bahay pulungan ay nasa kagubatan. Ito ay halos isang pagkasira at ginagamit ng mga meth head ang lugar bilang isang crash pad. Kaagad, ang Wednesday at ang Thing ay pumasok sa kakahuyan sa paghahanap ng lugar ni Joseph Crackstone. Sa kalaunan ay nahanap nila ito at nakatagpo ng isang lalaking walang tirahan, ngunit sinakal siya ni Thing at tinakot siya. Biglang, ang Wednesday ay nakaranas ng isang pangitain. Sa pagkakataong ito, naglakbay siya ng 400 taon sa nakaraan. Nakita namin ang blonde na babae na nakatagpo niya sa naunang pangitain. May mga taga-nayon na umaaligid sa dalaga habang tinatawag siyang The Devil's Spawn. Hindi nagtagal, lumabas si Joseph Crackstone mula sa karamihan at tinawag siyang Goody Adams. Inakusahan niya siya ng pagiging isang mangkukulam at hinatulan siyang mamatay sa isang kamalig na puno ng iba pang mga akusado, kasama ang kanyang ina. Kaugnay nito, inakusahan din sila ni Goody ng pagnanakaw ng kanilang lupa, pagpatay sa mga inosente, at pagnanakaw sa kanila ng kanilang mapayapang espiritu. Galit na galit, tinitigan siya ni Joseph sandali at sinunog ang kamalig. Sinubukan ni Goody na palayain ang kanyang ina, ngunit lahat ng kanyang pagsisikap ay nauwi sa kabuluhan. Sa wakas, kapag wala ng pag-asa, nakataka siya sa pamamagitan ng isang pinto ng bitag. Samantala, ang Wednesday ay nagmamasid sa lahat ng ito sa kamalig kasama nila. Hindi nagtagal ay tumakbo si Goody sa kanya, at sinabing hindi titigil si Joseph sa kanyang krusada hanggat hindi niya napatay silang lahat. Sa paghahayag na ito, nagising ang Wednesday mula sa kanyang mahabang paningin at ipinaliwanag ang lahat kay Thing. Biglang, nakita nila ang parehong halimaw na pumatay kay Rowan na nakatago sa likuran nila. Sinusundan ito ng Wednesday sa ulan, ngunit hindi makasabay. Kaya naman, sinusundan niya ang mga yapak, nakakaibang nagsisimulang mag-transform sa isang tao. Ito ay nagpapakita na ang halimaw ay talagang isang tao. Sa sandaling iyon, tumakbo siya kay Xavier at sinabi sa kanya kung ano ang nakita niya. Gusto niyang tingnan ang mga riles, ngunit natangay na ito ng ulan. Kinabukasan, muling nagsama-sama ang lahat sa plaza ng bayan para sa pag-unveil ng bagong rebulto na nakatuon kay Joseph Crackstone.
Ang Wednesday ay gumaganap ng instrumental na bersyon ng Fleetwood Mac na Don't Stop, kasama ang Jericho Marching Band, habang inaanunsyo ng alkalde at Larissa ang rebulto. Gayunpaman, naganap ang sakuna kapag ang Thing, ayon sa mga utos ng Wednesday, ay nag-aapoy sa rebulto. Habang ang iba ay tumakas sa takot, ang mga mata ni Wednesday ay kumikinang sa paghihiganti habang siya ay mabilis na tumutugtog ng selo. Nang maglaon, lumuha si Principal Larissa sa Wednesday, na hinala na siya ang sanhi ng insidente. Gayunpaman, tumanggi ang binatilyo na gumawa ng anuman, at sa halip ay hinarap si Larissa para sa pagtanggi na kilalanin ang madugo, rasistang mga katotohanan kung saan itinatag ang Jericho. Noong gabing yon, ang lalaking walang tirahan kanina ay inatake ng halimaw at nagsimulang kumuha ng litrato ang kanyang kamera sa insidente. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang sheriff at ang kanyang mga tauhan sa mga guho ng kagubatan at natagpo ang patay ang lalaking walang tirahan. Natuklasan nila ang footage sa kanyang kamera na maaaring magbunyag ng mukha ng salarin. Matapos bumuo ng mga larawan, tinitingnan ng sheriff ang mukha ng pumatay, isang halimaw na dala ng mga bangungot.